Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. It's like really big, walking, they're looking smell, the mind. So guys, welcome back to our vlog. Happy Wednesday po. Ayan. So, dahil nga po ngayong Wednesday ay kami ay merong Zoom meeting at kaya po ako ay naka-t-shirt ngayon, nakaayos kasi kahit wala akong ano, naka-shorts lang ako, ay hindi naman kita sa ano, sa Zoom meeting namin, no. So, very productive ngayong Wednesday. Marami tayong natapos sa mga online works natin. Eh, naisip ko na dahil nakaayos na ako at actually this afternoon talaga na pag-isipan namin mag-asawa na mamalengke na kaysa sa Friday or Saturday pa kami. Kasi naisip namin this Saturday, ang activities namin ay medyo maglinis ng bahay at magsimpleng decorations for Christmas. For sure papasilip ko yan pero hindi na masyado yung utay-utay kung paano ginawa or something. Kasi ang dami ko nang nasiwa sa memory na gawa yan dito sa Amerika. But bibigyan ko pa rin kayo ng ilang ano, ilang clips of vlog kung paano namin itatayo yung Christmas tree namin ngayong 2024. Dahil this year po, hindi tayo magpapasko dito sa Amerika. Yay! And last year kasi kulay blue kami. And nung first Christmas namin, Santa Claus kami. And second naman is yung mga ano, punsintya ba yun? Yun. Na nagpaturo pa ako sa mami ko. So ngayong ika-4 ko na magde-design ng Christmas tree namin, naisip namin, i-mix and match na lang namin. Ayaw na namin gumastos. Kung may mabibili man pa kami, kasi nag-budget din kami yan, kasi nga wala na yung iba naming decorations. Kasi every time na nagde-decorate ako, ay minsan hinihingi ni mami or binibenta ko sa pasabay ko kahit second hand. Kasi hindi naman siya agad nasisira at naka-display lang siya. It means bago pa rin siya. So this day, naisip namin, may mga nabili pa kami sa Marshall noon at TJ Maxx. So ngayon, ipagko-combine na lang namin. And titingin din kami, dahil nga wala ng 99 cents. 99 cents talaga yung the best decorations for Christmas. Tapos budget na budget pa. So titingin ako sa Ross ngayon. Tapos dahil mag-grocery kami, dadaan din kami ng Walmart. Kasi bibili kami ng yung plastic para sa vacuum sealed namin sa mga damit namin. Kasi this Saturday, hindi na kami nakaisip na lumabas. Kung hindi, magpahinga na lang. Maglinis at saka i-organize lahat ng dadalhin namin Pilipinas. Para sa ganon ay sa susunod na mga araw ay talagang what we call this, titingnan na lang namin or check na lang namin kung ano mga kulang. Para sa ganon, hindi tayo namo-problema. Diba? Para relax na tayo bago tayo umalis. And we're so very excited for that kasi marami na rin tayong na-shopping para sa Pilipinas. At yung mga box natin ay halos on the way na rin sa Pilipinas. But this coming Black Friday and what we call this Thanksgiving, magta-try kaming mag-outlet mall kasi gusto namin ni na mama na makabili pa rin ng mga ilan at saka syempre yung mga Christmas wishes naman natin para sa sarili natin. Hindi tayo nawawala, diba? So sa mga ilang gift ko naman kina mami, kina daddy, kina tambe, and kina sweetie at iba ko pa namang mga mahal sa buhay at mga friends ay halos
80% tapos na ako. Syempre kailangan nating tipid-tipid kasi mas kailangan natin ang budget, 'di ba? Hindi laging material things, 'di ba? Kailangan tayo din ay may disiplina diyan at I'm so thankful kasi nagagawa ko na talaga 'yan. And ano pa ba? Ang dami ko na naman, chika, kasi nga nagsimula ako ng early work. So talagang, alam mo naman, madaldal talaga ako, ngawa ako ng ngawa. And I'm so happy na masave ito dahil kapag may binabalikan kang ganito, nakakaaliw, di ba? Napapanood mo yung sarili mo, di ba? So naisip kong ipakita sa inyo itong aking mini office na tinatawag. Hindi talaga siya totally office kasi sabi ko nga gusto ko medyo minimalist lang, wala nang colorful, wala nang mga decoration. Pero sa personality ko at sa age kong 44, hindi pa rin nawawala yun. Kasi nga gusto ko palaging masaya kahit marami tayong mga pinagdadaanan. Talagang true prayers, good family ay talaga naman nalalampasan natin lahat yun. Kaya gusto ko pag uupo ako dito kahit medyo shocking yung mga tatrabahuhin natin. Nare-relax tayo sa mga nakikita natin. Ito naman ay mga nakita ko lang sa Instagram, Pinterest, sa pinag-combine ko. Hindi ko sinasabing ganung kagandahan, ganung ka-organized, but gusto ko lang i-share na ito yung gusto ko. So, kanya-kanya naman tayo paano tayo mag-decorate ng ating mga mini table or mini study table, mini working area. Ito naman, gusto ko lang itong i-save kasi dati kasi nag-vlog din ako nung first kong parang working place din dito sa aming bahay kasi nga may online business ako. So gusto ko talaga panatag kapag naniningil, nagpapa-order, nag-aayos ng mga pictures para comfortable ka. Ito kasi ginawa ko to dahil nag-start na ako mag-work at home before end of this year. So meron naman akong malaki pang table yung nabili namin sa Amazon. Yun talaga yung working place ko ng mga online pasabay ko at business namin. Ito talaga is very chill lang. Na talagang ito talaga yung pantrabaho pag mga Zoom meeting, may kailangan kausapin. And para naman medyo okay yung place, refresh ka. So, gusto ko ipakita sa inyo dahil lahat ng aking mga things dito ay galing din sa Marshall, TJ Maxx at saka Below 5. At yung iba galing din IKEA. At saka yung iba galing sa Pilipinas, some of my collections na dinala ko dito. Kasi napapaibig na naman akong ayusin si Hello Kitty. Kasi talaga nung unang panahon, simula high school ako hanggang nag-college ako at hanggang nag-asawa ko, Hello Kitty fanatic ako. Ito yung mga pictures, ito pa. Sad to say, inayos na namin siya, wala na akong kwartong Hello Kitty, yung iba na pagbenta ko na, at yung iba naman pinak lang namin ng maayos. So pinag-iisipan ko na pag naayos na talaga yung bahay namin sa Pilipinas, mabigyan sila ng kahit konting cabinet dahil syempre pinagkagastusan ko din naman yan. Hindi naman natin kailang itapon para hindi tayo maging busong. So, hindi ko napapatagalin tong vlog na to. Very short lang naman. At hindi ko naman sinasabing ganung kagandahan ng aking working place. Gusto ko lang itong masave as my digital diary. Kasi syempre, gusto ko lahat ng mga nangyayari sa akin dito sa Amerika ay ma-save ko para maganda ko rin balik-balikan at mapanood din ang aking pamilya, lalo ng aking anak at lalo ng aking mommy, na naman kahit naman palagi kaming nakaka-uwi din ng Pinas, nagbibideo call, nagtetext, iba pa rin yung may mga nasisilip sila sa anumang buhay namin dito sa Amerika. Ayan. So, tsaka comment down below din kayo kung paano kayo nagde-decorate ng mga gamit yung sa bahay, saan yung binibili, saan kayo nakakatipid, saan kayo kumukuha ng idea, para sa ganun naman next time, magawa ko din. Hindi ko naman pinapakita okay na okay itong lahat. Ito lang naman ay most of this is idea ko na nakikita ko rin sa Facebook, Instagram, Pinterest, at nakakaaliw. Nakakaaliw talaga na gawin mo to na alam mo, ay natututo kang mag-explore kung ano yung pwede mong i-decorate. So, ayan na nga sa tulong din ng aking asawa. Nakabili kami ng lamesa na galing sa IKEA, na very instant siya. At sabi ko, wag na tayo masyadong magbibili ng gamit. Kasi nga, malay natin in God time, diba? Tayo po ay talagang may goal na at pinopokus na nating makaipon at makalipat na po tayo ng sariling bahay natin kahit maliit lang, diba? Kailangan yon lahat ng paghihirap ng ating pagtatrabaho, maging maliit o malaki ang sahod natin, kailangan focus tayo, may goal tayo, ipag-pray natin para sa ganon matupad ito kasi wala namang imposible talaga. But step by step, hindi natin kailangan magmadali or compare ang buhay natin sa iba kasi magkakaiba talaga tayo ng kapalaran. So nasa sa atin talaga kung gusto nating mapaayos ang ating buhay, di ba? So umpisahan na natin, i-keep ko muna itong aking notebook kasi like kami may notebook. Alam mo naman ako talagang
Ang dami kong notebook at ballpens na gusto ko lahat, kahit naaalala ko sila, gusto ko, nire-write ko pa rin sila para time to time, binabalikan ko sila. At sabi nga, good for the memories daw yun. Ewan ko kung totoo, and I will shut down muna ang aking laptop para sa ganun makapag-start na tayo. Kasi it's already 3:30 na bago ako mag-merienda. At umalis din kami ng Sweetie para gawin yung mga ilang errands namin para on the weekend, Sunday na lang kami lalabas para sa church day namin and family day namin habang nasa LA pa si Mama, kasi next week pa yata siya nandito uli sa amin. So, para makapag bumili na rin kami ng mga kailangan namin. Hindi na kami naglalagay masyado yung tama lang for 4 days to 5 days namin pagkain para sa lahat. Ubus agad kasi sa pantry namin at sa ref namin may ilan pa naman. So case of emergency, may mga pagkain pa rin naman kami. Kasi nga malapit kami sa mga bawat store. At saka nagluluto talaga kami kapag may natira, iniinit namin kinabukasan. Para sa ganon ay hindi rin kami nag-aaksaya, diba? So pakita ko to sa inyo. Siguro isa second vlog ko na lang yung pag-search namin ng mga ilang items for Christmas. Excited din ako dyan. Kasi syempre, lalo na ngayon, uwi ako ng Pilipinas. Sabi rin namin ni Mami na mamimili kami ng ilan sa SM at pagagandahin din namin yung Christmas tree namin sa Pilipinas. Kasi I think this is my second time na magki-Christmas sa Pilipinas simula nandito ako sa Amerika. So we're so excited at syempre, kasama ko Mami at Daddy ko at ang aming anak at ang mga ilang kapamilya namin na uuwi din galing ibang bansa. Kaya nakaka-excite na parang reunion yung wedding ko talaga. Kaya ang saya-saya. God is good talaga. So now, napapabalakpak ako. Kasi nga, sobrang excited na ako umuwi. Talagang iba na. Iba na talaga yung pakiramdam mo na iba talaga. If you work hard, tapos nagsisave ka, may goal ka, may plan ka, and kahit na ano pa yung mga pinagdadaanan nyo, talagang kapit ka lang at lahat naman yun ay may solusyon talaga. At binibigyan ka ng blessing and happiness talaga ton. So, umpisahan na natin mag-tour sa aking simple dress, a very simple dress sa aking simple table, working place na very colorful kung ano nung makikita ninyo. And ito talaga ako mag-decorate eh. Gusto ko talaga makulay, gusto ko masaya. Kahit na sobrang haggard na minsan yung trabaho mo, pag mapapatingin ka sa magandang kulay, mapapastop ka, marerelax ka. It depends naman yon, kanya-kanya naman tayo, paano talaga tayo mag-decorate. So ito naman ay gusto ko lang ma-share at gusto ko lang ding ma-save sa akin na nagawa ko na naman ito. Itong mga kalat na to. So, let's go guys. Pakita ko sa inyo. Natin, mag-start tayo sa aming chair. Itong chair na to ay binili ko sa Amazon. Regalo to ng aking asawa pa Valentine's niya. Ayan. Ito ay almost 1 year na. Maganda naman siya. But ayoko nung paa pag nadikitang ka, ang sakit. But pag umupo ka naman, maganda naman siya. So, for me, okay. Then, sa Five Below naman, nakabili ako nitong pillow. Ayan, cute nung pillow. Ang burda niya lalo, ang ganda. Tsaka madali naman din siyang labhan. So, this one is maganda. Tsaka pag napapagod ako, at least maganda yung aking sasandalan. Ayan siya. Okay. Ito naman marienda ni Mama. So, napakarit lang talaga nung corner ko. Minaximize ko lang yung space. At nakita mo naman na talaga ang dami na naman dekorasyon. Hindi ko na naman napigilan ng kalat. Okay. So, nung napanood ko to sa Pinterest, Korean Pinterest, na-amazed ako. Itong cabinet na to ay galing to sa aming shop. So, naisip kong linisin na lang siya. Eh, nagbili lang ako nitong mga cabinets na ganito. Very organized. It's black and white. Nakita ko yan sa Korean. Isang YouTuber din. Ang ganda niya. Naka-organize siya. Nakalagay yung mga ilang notes, charger namin, and everything para sa ganun. At least may dagdag kaming parang tabihan talaga at organize siya. Next naman dito, ito nabili ko tong dalawang lalagyan na tong organizer na to sa Target. Around $5 yata. So, nandyan yung mga notebook ko na bago, luma, na ayoko pang itapon kasi sometimes may binabalik-balikan ako dyan. Lalo na sa mga online business namin. And ito naman, ito yung mga nagregalo sa akin ng mga happy birthday cards. Kasi sanay nga ito sa Amerika na every occasion nagpapadala sila ng cards. Maging kamag-anak mo, kaibigan mo, kakilala mo. Yan ang hilig nilang ibigay. So ayoko silang isang tabi dahil talagang sobrang touch kami na pinapadalhan kami every occasion. So nakatabi lahat dyan. Ayan. So very organized. Hindi makalat, diba? Yan. Second naman sa kataasan, ito, lalagyan to ng mga notes.
Lagyan ng mga pink. Ayan, ito mga to. Ayan, post-it kasi nga, mahilig talaga ako maglalagay ng ganyan to remind myself. Hindi naman sa makakalimutin ako para easily din yung mga trabaho natin, diba? Ito, nabili ko to sa 99 cents nung sila'y naka-open pa. Dito naman, nandito rin yung mga notepad, nandito din yung aking, ano to, ear pa na para sa kung gusto ko na naka-earphone ako or something. Yan. Sa baba, ganun din. Ayan, ito yung mga notes, ano ko. So, in-organize ko lang yan. Okay, ganyan lang siya. So, time to time din, every month or every week, nililinis ko yan. At sinicheck ko rin kung ano mga kulang para yun ang i-refill ko at bibilhan ko. Ito naman, napakita ko na sa isang vlog ko, yung simula dumating ako dito, nag-collect ako ng mga books sa iba't ibang mga shop na nabibili ko. At kapag I have free time, and bago rin matulog sometimes, nagbabasa talaga ako. And this time, medyo hindi kasi ang dami kong ginagawa. But yung iba naman, halos natapos ko na. And I'm waiting to Ate Tambe na dumating para hindi rin siya mainip dito at may mga magawa rin siya. So time to time din, pinupunasan ko yan kasi medyo magabok nga lately dahil naging summer. Ayan. Diba? Yan. Very organized lang. Kung madagdag man yung ibang books, pwedeng sa likodan or pwede kong igawa uli sila ng paraan. But this time, ito naman okay pa lang din naman at hindi pa naman ako nauumay. And sa back niya, nandito yung pictures ng pusa namin sa Pilipinas. Ayan, nandyan siya. Alam mo, hinuhold kasi siya dahil hindi pa inaayos ni Sweetie. And this one naman, ito yung salamin. Para naman pag tumindig ako, ay makikita ko ang itsura ko, diba? Yan, dahil nauso nga sa below, 5 below, itong strawberry na kabili tayo. Ayan. Then, this one candle naman, inoopen ko to pero hindi ko siya sinisindihan. Regalo to nung aking isang kasamahan sa trabaho, sa Daniel's, pa-Valentine's Day din niya. Ito galing sa store namin, dinecorate ko lang siya. Ito galing sa 5 below din. And this one sa 99 cents. This is for Marshall. This is for 99 cents. This one is from IKEA. Itong puting to. Ayan. So, inorganize ko lang silang ganyan. Diba? Nahanap ko to sa Pinterest uli. And ilagay namin siya ng paper wall din ni BFF Rosa at ang aking asawa, si Sweetie. Ayan. Chinaga nila yan. Kasi gusto ko para panag-picture sa Instagram or something, okay naman siya. And so naman, tatanggalin ko din siya. Ayan. So, yan yung second. Eh, naglagay uli ako ng isang ganito kasi ayokong masayang yung regalong ni Sweetie sa aking camera yan na Hello Kitty at medyo expensive talaga. Ito galing sa Below 5. Ito galing sa Burlington. This two, I think Below 5. Bigay ito ng sister-in-law ko. Ayan. Ito galing tong Daiso. Ayan. So, pinagsama-sama ko lang sila din lahat. Ayan. Diba? Malay mo madagdagan, malagyan dito. Mapagalitan na ako ni Sweetie. Ayan. So, ayan. Ito lang siya. Yan yung sign. Ayan. Tapos, punta na tayo sa table. And then, bumili lang ako nito sa Daiso kasi sa Pilipinas may ganyan ako. Kasi para hindi kalat, hindi maraming what we call those picture frame or something. So, ito i-update ko next year. Kasi syempre, uuwi kami maraming picturan. At yung iba, itatabi ko na lang sa mga photo album para ma-save ko sila. Ito yung graduations ng aming anak. Ayan siya. Ayan si Sweetie, yung mga travel namin, si Ate Marian, si na Mama. Yan yung second Christmas namin sa Pinas. So magkakaroon ng bago ulit, 'di ba? Family pictures. Kami ni Sweetie, ito yung New Year namin nung bumalik kami. Kasi dati, Christmas lang kami, then New Year bumalik na kami. So para at least, habang nagtatrabaho ka, hindi ka nai-stress kasi nakikita mo yung mga taong kailangan na magtrabaho ka para mabuhay. Ayan. Ayan, diba? Inspiration mo sa lahat. Pagbaba dito, this year I have my, what we call this, Diary for 2025. At cherry yung napili ko. So, sa 2025 January, lalagyan na natin siya ng note. Ayan, may notebook na ako. Then, this one, nabili ko to sa Target. Matagal na. Almost 3 years na rin siya. Nililinis-linisan ko na lang. And yung bumili naman, okay pa siya. I have water here.
Yan, galing din yan sa Five Below. At ito naman, galing to sa Target. So, pinatungan ko lang yan ng iba para sa ganun. Gusto ko na nga yung flower-flower eh, diba? Ito galing to sa Target din. Ito galing sa Five Below. Five Below, yan yung pictures namin. Ito galing to sa Five Below. Ito meron akong notepad. And ito naman, alcohol ito. So, pagkatapos mong pagtrabaho, pwede ka mag-alcohol. Ito naman yung galing sa 99 cents. Kompleto tong eraser. Tapos din ito, mga Tupperwares galing to sa Daiso. Ito yung mga kailangan ko pang iba. And syempre, ito galing din 99 cents. Iba't ibang klase na mga ball pens and yung mga scissors. Ayan, andyan sa lahat. Then dito, binilang ko lang din to sa below 5. Ito, para hindi nadudumihan yung table ko. And yung table ko naman, galing to sa IKEA. So, nagustuhan ko talaga siya. Very organized. Dapat hindi ko nalalagay ng mga dekorasyon. But for me, nakaka-happy siya. Dagdag Instagram din. Hindi man siya ganun kagandahan. But for me, I'm so happy na nandyan yung mga colorful na gusto ko. So, kanya-kanya naman tayo, diba? And then, my laptop. Yan. Tapos, yung aking notebook. Ayan. Sa baba, meron siya. Ito talaga yung mga ibang anining ko. Ito galing to sa Target. Yan. So, I have this one pagkailangan ko. Sa below 5 ko lang yung binili. Bigyan ni Sweetie. Ilang mga abubot dito. Ayan. So, nilalagay ko lang dyan. Kasi everyday kailangan ko siya. Pero kailangan organized din. Every time, binabacuum ko yung what we call this carpet na yan. Ayan. Tsaka nilinis ko siya time to time. So, ayan lang talaga yung aking workplace. Yan. Yan. So, para pag nag-picture tayo, may iba naman, di ba? Kasi ako nagagandahan ako. Pero syempre iba, hindi naman natin alam kasi kanya-kanya tayo. But for me, gusto ko talaga very colorful at maayos talaga siya. Guys, ayan na po. Napasilip ko na sa inyo ang aking small working place dito sa aming bahay or dito sa aming kwarto. Alam mo, itong kwarto namin medyo malaki talaga. So, minaximize talaga namin yung mga nakalagay para hindi rin naman mukhang kalat or isa pa yung paglilipat namin soon, malay mo naman, diba? Para hindi rin kami maraming isipin. Pero dahil nga ako ay masyadong maraming makadekorasyon, mahilig ako sa makukulay, kasi yung parang feeling ko nakaka-relax sa akin. So, ito mga to talaga mga nakuita ko yan sa Instagram, sa Facebook, sa Pinterest, sa mga pinagsama-sama ko lang para kapag ako nagtatrabaho, relax yung aking pakiramdam. So, kanya-kanya naman po talaga tayo. And sana talaga kung ipagkakaloob ng Diyos talaga, yun din yung isa sa plano namin mag-asawa na yung isang room na lilipatan namin kung ito talaga ay bahay na namin, ay meron na akong sariling working place talaga para sa mga ilang business namin, mga pasabay namin, tsaka ito mga personal work talaga. Para sa ganun, hindi na siya kasama sa room namin. So, yung room naman namin ito ay very, malaki talaga. So, kahit yung aking vanity, hindi ko na masyadong pinaghandaan kasi nga sabi ko, sa sariling bahay na talaga namin. Kahit hindi pa namin to sariling bahay, kung talagang pag-ingatan namin, linisin, mahalin namin, ay nandun talaga. Kasi talagang marami rin tong blessings na nabigay sa amin at good inspiration din sa buhay namin dito sa Amerika. So sabi nga nung, kasi yearly, tumarating dito yung management, yung may-ari, sinisili, para kung may babaguhin, may pipinturahan. And this December nga, plano nilang i-renovate or ayusin yung bathroom namin tsaka yung kitchen. Itong room, parang gusto nilang palta na ng, what we call this, ng kahoy or palta ng carpet. So, hindi ko alam kung ano matatapos nila habang isang buwan kaming wala dito. And I'm so excited na malinis uli. Kasi natutuwa sila dahil napakalinis at maganda daw ang dekorasyon ng aming bahay. Diba? Nakakataba ng puso. Hindi ko naman sinasabing ganong kagandahan. Pero yung na-appreciate na malinis, maayos, hindi madumi, ay ang sarap sa pakiramdam. Ibig sabihin talaga, yung nakatira ay mode of discipline din na marunong magpahalaga at magmahal ng bahay. Diba? Sabi nga kapag tayo uuwi, kapag malinis ang ating bahay, very organized, peaceful ang ating mind, kahit tayo busy sa labas, nare-relax tayo pag umuwi tayo ng bahay. Diba? So, yun lang. Kaya gusto ko medyo colorful at ganito ko ang itsura kasi nare-relax ako. So, it depends naman kung paano tayo mag-decorate. Diba? So, excited ako. Sooner kung makalipat kami ay mas malaki na yung aayusin natin, di ba? So, comment down below kung may mga idea kayo or paano kayo nagde-decorate ng mga working place niyo. Kasi this is my second time
na nagpakita ng working place ko. Kasi before nandun, yung binili namin sa Amazon, ito kasi from IKEA yung table, yung from Amazon medyo malaki siya. Kaya inilabas ko na siya kasi nandun lahat yung mga online pasabay ko sa Pilipinas, yung mga business ko. Mas magandang gumalaw, tsaka yung personal computer ng asawa ko. So next time, aayusin uli natin yan sa sunang paglipat natin. Siyempre, isasama ko pa rin kayo at isasave ko pa rin yan dito sa aking YouTube vlog. So guys, thank you for watching my vlog. Sana na napasilip ko na sa inyo yung working place ko at gustong-gusto ko talaga itong masave. Para sa ganun, kapag magde-decorate ako, babalik-balikan ko na lang siya para may mga idea ako. And second part ko na lang, or next vlog ko na lang, yung pag-hunting namin ng mga decoration dagdag sa Christmas tree na gagawin namin on the weekends. Kasi yun ang planong bonding namin mag-asawa. And excited kami na i-mix and match yung mga nabili namin sa TJ Maxx, Marshall, yung mga inlang namin na tira na decorations. Para naman magkaroon pa rin ng spirit of Christmas yung bahay namin kahit sa Pilipinas kami mag-Christmas. Para naman sa ganun, pasok pa rin ang blessing sa atin. So guys, thank you for watching my vlog. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe our channel. See you again in my next vlog. Bye guys!